para sa aking vlog ngayon, paano ako nagkaroon ng business na ukay-ukay. Sa lahat kayo interesado paano ko nag-start mag-business ng ukay-ukay. Kasi, syempre lahat naman tayo, gusto natin bumili ng mura. Gusto natin yung mga may quality na damit. May quality na damit na magaganda at meron pang mga branded. At syempre, maganda siya pag sinuot. Hindi mo aakalain na ukay-ukay siya. Katulad nito. O, diba? Ang ganda. Tapos may pa-flower pa siya. Pati dito sa baba. Okay. Siyempre, mahilig tayong mag-ukay-ukay. Ako, mahilig ako mag-ukay-ukay. Kasi gusto ko ng maraming magandang damit na mura lang. Kasi tipid-tipid ako eh. Marunong ako magtipid. So, siyempre, practical. Kailangan sa damit, umaura ka naman. Which is, hindi nila alam. Mura lang. Doon nag-start yung aking eagerness na magkaroon ako ng business na ukay-ukay. Kasi marami akong mga nabibilhan na ukay-ukay doon sa dati kong tinirahan. So, lagi ako doon nag-ukay-ukay. Tapos, pag nag-ukay-ukay ako, ang binibili ko, tig 500, 1,000. Okay, guys! Kung bago kayo sa aking channel, please subscribe and hit the button. Click the button, okay? Para manonotify kayo pag meron akong mga bagong vlog. So, nagsimula ako magkaroon ng business na ukay-ukay nung nandun pa ako sa dati kong tinitirahan sa Pinagsama. Doon, meron akong business din na sari-sari store. Yung sari-sari store ko, dinagdagan ko siya ng ukay-ukay. So, unang-una doon, meron kasi akong kakilala na nag-ukay-ukay din sa palengke. So, ang ginawa ko unang-una, yung kanyang mga for disposal na ng mga ukay-ukay, yung mga pinagpilian na siya, ang ginagawa niya kasi nilalagay niya sa isang plastic. So, buo yun. Punong-puno siya. So, ibibenta lang niya sa akin ng dalawang plastic ng 200 pesos. So, diba, mura na siya. Hindi ko nga nabilang, pero kasi yung plastic na yung punong-puno na, punong-puno siya, dalawang plastic, 200 pesos. Diba? So, yun, excited ako. Sabi ko, sige, para meron akong pandagdag na extra income doon sa aking sari-sari store. So, yun, ginawa ko, binili ko siya, 200, tapos dineliver niya sa akin. Ang ginawa ko, dinisplay ko siya, nilatag ko lang siya sa harap ng sari-sari store ko. Binenta ko lang siya ng 10 piso lahat. Ang isang peras, bawat isa, 10 piso. Sobrang dami talaga noon, kaya alam nyo, ang dami talagang taong dumating, ang daming namili. Siyempre, ikaw ba naman 10 piso, tas yung iba magaganda, tas makukulay pa talaga siya. So, kunti lang talaga yung damage niya. Tapos, mula nun, yung puhunan ko, diba, siyempre, 200 lang. Tapos, nung first day ko, nakabenta ko ng 400. Tapos, sa second day ko, nakabenta naman ako ng 300 hanggang sa siguro mga ano lang, mga 3 days lang, na naubos na siya. Nakabenta ko ng 1,000. Naka 1,000 ako nun dun sa dalawang plastic. So, magkano ang puhunan ko? 200 pesos. O, diba? Ang aking tubo ay 800. 800 pesos. Diba? Ang laki. So, ngayon, nag-start ulit ako bumili. Bumili ulit ako sa kanya. Bumili ako ng hanggang siguro nakatatlong beses akong bili sa kanya. Ang ginawa ko na, syempre nakakaipon na ako na tinanong ko siya kung magkano po ba yung
yung bundle na, kasi parang gusto ko ng bundle na para ano, ma mayroon naman na akong naipon. So tinanong ko kung magkano. So nasa ano lang daw pala yun, nasa mga nasa 6,500. So yung 6,500, parang kulang pa yung pera ko. So yung tubo ko sa sari-sari store, dinagdag ko na siya sa puhunan. Doon sa ukay-ukay. Kasi parang hindi ako malulugi. Parang feeling ko lang ganun eh. Tapos yun, hanggang sa nakabili na ako ng isang bundle. Tapos inaral ko lang siya kung paano ako makakatubo ng maganda. Tapos ginagaya ko lang yung presyo nung doon sa kakilala ko kung paano siya magbenta, yung presyo niya kahit yung mga magaganda, yung mga mura. Parang yung isa lang ang presyo ko. Ginagaya ko lang muna siya kasi wala pa naman akong idea eh. So doon nag-start ang aking ukay-ukay business. Hanggang sa, syempre, pag mayroon akong type na damit, kinukuha ko, diba? Tapos, kasi ano eh, mahilig talaga ako sa ukay-ukay. So, yun talaga yung aking naisipan. Pasensya na kayo sa maingay kasi nandito ako sa pwesto ko eh. Sa ukay-ukay, o diba? Kaya, maganda talaga, sa umpisa, nag-uumpisa ka sa mababa na puhunan. Kasi aaralin mo pa yun eh. Diba? So yun ang aking start kung paano ko nun business ng ukay-ukay. So, sa susunod na vlog ko, ituturo ko naman sa inyo kung paano ang diskarte ng ukay-ukay. Kung paano na ako nagkaroon ng tubo. Paano ko tumubo sa ukay-ukay. Kung paano ba siya kitain, kung paano kakikita sa ukay-ukay. Kasi maraming, may mga risk talaga sa ukay-ukay. Which is, aaralin mo lang talaga. At saka, syempre, didiskartehan mo ang iyong business. Maraming mga, ano, hanggang sa, nagkaroon na ako ng sarili kong, may yung pwesto ko na lahat na ukay-ukay. Hanggang sa naging dalawa na yung pwesto ko. Tapos, syempre, lumalaki na rin yung sales ko. So, kung gusto nyo matutunan paano kumita sa ukay-ukay at paano tumubo at paano magbenta, yun, tuturo ko yun sa inyo. Kasi maganda talaga ang ukay-ukay business. Pero syempre, may rest din. Sana may natutunan kayo. At sa mga susunod kong vlog, ituturo ko sa inyo yung the best para sa ukay-ukay business. At saka sa ibang business ko pa. Okay, I'm Chai. Thank you. Bye.